Uwi ka na. Alam mo ba yung nangyari dahil sa ginawa mo? Naglaya si Pinatay, hiyang-hiya sa pamilya niya. Ngayon hindi ko siya makita. Kasalanan mo yun. It's all your fault! Makaawa ako sa'yo. Sumama ka na sa akin. Yung mga ginawa mo sa akin dati, walang kapatawaran yun eh. Hindi mo na matutuwid yun. Tinulungan ni Isabel, tumakas si Fina. Si Isabel ang nagsilbing decoy para makatakas ang anak ninyo. Nasaan si Isabel? Hello, Francis. Ba't hindi pa umuwi si Isabel? Magkasama daw kayo. Umuwi na kayo dito. Minahal kita, Francis. Pero niloko mo. Pinulungan mo bang tumakas si Fina? Ay, kasi po, nagpatulong po siya sa akin eh. Alam ko kung bakit mo ginawa yan. Ito dahil gusto mo ikaw lang ang first daughter. Kapag may mangyaring masama sa anak ko, Isabel, hindi kita mapapatawad. Kung gustong maglayas niyang anak mo, huwag mong ibuntun ang sisi sa anak ko. Dahil yung anak mo, malandi. Kaya siya nagkakaganyan kasi malandi siya. Ha? Ha? Ano? Mawiwi sinasama mo dahil huwag mong bakas sa anak mo. Ikaw ang tinapos mo ang anak ko. Tigil ang bakas. Pigilan nyo! Malayo na! Malayo! Malayo na! Malayo na! Malayo na! Malayo na! Are you okay? Ano ba talaga nangyari? Sorry, John. Nabigla lang ako eh. Pero mali eh. Hindi ako dapat nagpadala sa galit ko. Hindi ko dapat siya pinatulan. Eh kung ganyan ang mangyayari, dapat siguro magpahanap na ako ng malilipatan nila. John, huwag mo silang paalisin. Di ba sinabi ko naman sa'yo ako may kasalanan? Naintindihan ko naman si Leone. Nabigla lang siya siguro. Parehas kami ina. Pinagtatanggol lang namin mga anak namin. Yun lang yun. Sige. Kakausapin ko yung kapatid ko. In the meantime, matulog ka muna. Kailangan mong pahinga. John, paano ako matutulog? Paano ako makakatulog? Hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita yung anak natin. Ano mo bang sobra ako nag-aalala sa kanya? Baka kung ano na nangyari sa kanya. John, di ba sinabi mo sa akin, hahanapin mo siya, iuwi mo siya dito? Ansela, hindi tumitigil sa paghahanap ang mga PSG kay Fina. PSG? Ganun na lang yun? Wala na tayong ibang magagawa? Maghihintay na lang tayo ng ibang tao na magbabalita sa atin tungkol sa kanya? Presidente ka ng Pilipinas, John. Anak mo yung nawawala. Eh, paano kung ngayon habang nag-uusap tayo, nasa panganib na pala yung buhay niya? Minsan nang nawala sa akin ang anak ko, hindi ko na yata kakayanin kapag nalaman ko na hindi ko na siya makikita ulit. Kuya, hindi nyo kami kailangan paalisin. Hindi mismo nga alis. Huwag, Yona. Ayaw ni Marcela. Bukas daw, pag malamig na ang ulo ninyo pareho, mag-uusap kayo. I'm sorry, Kuya. I'm sorry sa nangyari. Ayoko na mangyayari ito ulit, ha? Ilang beses ko na sinasabi sa'yo. Pamilya tayo. Unang pamilya. Dapat halimbawa tayo sa marami. Ayoko nung pag nagkakaproblema, umaabot sa nagkakasakitan pa tayo. Naintindihan mo ako? Yeah. I'm sorry. Bukas na bukas din kakausapin ko si Ate Marcela. I'm really sorry, Kuya.
Buti na naman bait si Mama Marcela. Ikaw naman kasi, Mami, bakit mo siya sinugot ng ganun? Kinakampihan mo ba si Ate Marcela? Ha? Ikaw na nga itong pinagtanggol ko, siya pa rin ang kinakampihan mo? Mami, hindi ko siya kinakampihan. Eh bakit ganyan ang tono ng boses mo? Look, Ma, let's not fight. Okay na, di ba? Oh, I hate this night. Telepono mo. Kanina pa rin nang ring yan. Ba't hindi kasi sagutin mo na? Nothing, Ma. Huwag mo nang problemahin, okay? Tana ka sa kwarto ko. Sol! Pababayaan mo ng anak mo. Our son is an open target. Walang awa mga kalaban mo. My God, baka kung ano kami nila kay Jo Marie. Shut up! Shut up, Trinity! Don't panic! Pag nininervyos ka, nininervyos din ako, huwag ka magkalala. Alam ko nang gagawin sa anak natin. Pababantayan ko. Now that's good. Pero hanggang kailan ba tayo kakabahan ng ganito? Relax. Kasasabi ko lang. Yan ka na naman. Nininervyos ka na naman. Relax. Just let me think, okay? Yado, pinaratado na ito si Pina eh. Pakala natin yan! Sandali, ano ba atras ko sa inyo? Sa amin wala! Kaya Pina, meron! Oo nga! Ngayon malabas pagka lalaki mo! Umabang ka! Pare! Arbor na to! Sa amin may atraso yan eh. Ako na magtuturo ang leksyon dyan. Yabon, ikaw nang bahala bigyan ang leksyon dyan. Oh, ano? Anak ng pulbo? Ano yun ito? The Art of War. If your enemy is stronger than you, compromise. At dahil hindi natin alam kung saan o kailan tayo aatakihin ang mga kalaban natin, wala tayong magagawa kundi sundin ang gusto nila. Kailangan makuha ko ang pirma ng presidente. Ano ko gagawin niyo? Nasa kamay na ng mga experts from the State University ang Mega Philippines Project. Baka panahon ng magpakilala tayo sa kanila. Ang kapal na mo ako pumunta dito? Nataka-aso, may mga... Ano ka ba? Dito, sandali lang ka! Sandali! Sandali! Tama na! Ano na? Ayaw mo na akong sumuweto rito. Huwag mo kasi pigilan sa Artemio! Isa ka ba? Bata lang, mapatulan mo! Ano ka ba? Bata! Anak ng pitong duwende! Nakita mo ba yung video nila? Gawain pa ng bata yun? Sorry po, patawarin niyo po ako. Pero wala ho talaga nangyari sa amin dalawa ni Fina. Yun ang totoo. Kahit yung paglabas ng video, wala ho akong kinalaman doon. Mahal ko ho si Fina. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa kanyang ganun. Kaya rin ho ako nagpunta dito. Para patunayan sa inyo na kadamay niyo ho kahit na anong pinagdadaanan niya ngayon. Oh, bakit sa amin mo inaanun siya yan? Ba't di mo sabihin sa kapatid ko? Kaya nga ho ako nagpunta dito eh. Nagbabaka sakali na baka nandito siya para kausapin ho siya. Oh, bakit wala ba si Fina sa palasyo? Hindi niyo ho ba alam? Alam na po ito. Ano may mong sabihin? Naglaya si Fina? Ha? Sige na. Tulog ka na. Babantayan kita. Para man ako makakatulog niyan. Alam mo kuya, sige na, umuwi ka na. Okay lang talaga ako. Pina, mas hindi ako makakatulog kapag iniwan kita dito. Pag di kita binantayan, mapupuwit ako sa kakaisip kung okay ka lang dito. Okay lang talaga ako, promise. Okay daw. Eh, bakit ang lalim ng hinga mo? Kala ko ba wala ka ng pakialam kay Jo Marie? Eh, ba't inaalala mo pa rin siya? Ako ba? Hindi ah.
ko na nga siya mawala sa isip ko eh. Wala na kayo ni Jo Marie. Wala na nga. Yun naman, sayang naman itong bracelet, mahal mo, no? Tsaka, kayaan mo, pag nagkita kami ng Jo Marie na yan, isasakbal ko ito sa pagmumukha niya. At isasaksak ko ito sa lalamunan para hindi na siya makahinga. Sige na, sige na! Matulog ka na. Basta, huwag mo lang isipin yung kumag na yun, ha? Baka bangunguting ka pa, eh. Ikaw ay maroon at hindi maglalaho. Hindi na balik kung mawala ka. Basta't iniibig kita ng higit sa buhay. Pinapatawag ako ni Mami Isabel eh. Pare, okay na. Alam ko naman kung paano pumasok sa loob. Salamat, ah. Tawag ako ni Ma'am Isabel. Ako na bahala dito. Magkape ka muna. Sige po. Ma'am, okay lang po ba kayo? Wala po bang problema? I'm okay. I'm fine. Sigurado po ba kayo, ma'am? I said I'm fine. Ma'am, parang hindi po kayo okay. Ano ba? Sinabi ko naman I'm fine. Sabi, sandali lang. Makinig ka muna, please. Ano ba? Isabel, pakinggan mo muna ako. Wala akong masyadong oras. Bigyan mo naman ako pagkakataon para makapagpaliwanag. Si Mami, no? Siya ang nag-utos sa'yong bantayan ako, right? Oo. Oh. Dahil ayaw kanya mapahamak. Naniniguro lang siya. And I'm not surprised. Si Mami lang naman yung tipong nakakaisip ng mga ganyang scheme, eh. But what I don't understand is, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Sabi, hindi ko alam. Hindi ko naman pinlano to eh. Nangyari na lang. Kahit alam ko na bawal sa amin na makipagrelasyon sa isang assignment. Kaya lang habang nakikilala kita, lalo nahuhulog yung loob ko. Sabi, sinupukan ko labanin yung nararamdaman ko. Dahil ayoko matanggal sa serbisyo. Sabi, maliit pa lang ako. Gusto ko na maging PSG. Dahil ang mga magulang ko, ang nanay at tatay ko, PSG din.
At wala na akong pinangarap buong buhay ko kundi maging PSG, PSG, PSG. Pero Isabel, Isabel, simula na nakilala kita, umikot na yung mundo ko. At ngayon, hindi ko alam kung makakayanan ko ba kapag nawala ka. At hindi maglala. Remember that kiss, Francis. Because that will be the last time I'll ever kiss you. Niloko mo ako. Binigay ko yung sarili ko sa'yo ng buong-buong, Francis. Pero pinili mo magsinungaling sa akin. I can't believe I just did it with a man na hindi ko man lang alam ang totoong pangalan. Isabel. Isabel, mahal kita. Yun. Yun, hindi yun kasinungalingan, Isabel. Mahal kita. Goodbye, Francis. And don't worry. Wala namang makakaalam sa nangyari sa atin. Hindi ko naman pwede sabihin kay Mommy. Kaya pwede ka pa rin magpanggap na hindi ko alam na PSG kita. At least that way you'll keep your job. Hindi mawawala yung pangarap mo. Now go. Baka may makakita pa sa'yo. Hindi na balik ko mawala. Buhay ko, hindi na balik ko, magwakas na ang buhay kong ito, ngunit sa puso ko, ikaw ay naroon at hindi maglala. Mahalaga lang naman sa akin. Ayoko naglolokohan tayo. Alam mo, Isabel, matapang akong tao. Pero pagdating sa'yo, naduduwag ako eh. Ikaw kasi, kaya mo ako saktan. Kapiling ka kahit saglit at may yakap ka ng I love you. I love you too. Salamat sa lahat. Pakaramdam ko, iniwan ako ng lahat ng tao eh. Yung mga magulang ko, ni ate. Pero ikaw, parati ka pa rin nandyan. Hindi mo ako iniiwan. Kaya maraming salamat. Mahal na mahal kita. At hindi maglala. Hindi yun yung solusyon sa problema natin. Alam mo kung bakit ako tumakas? Dahil alam ko kapag nakaalis ako ng palasyo, may kita kita, magiging okay na ang lahat. Kasi mahal mo ko. Ililigtas mo ko sa kahiyang ito. Na hindi pala, iiwan mo rin pala ako sa Eric. Ilalaglag mo rin ako. Fina, mahal kita. Maniwala ka, hindi kita iiwan. Ginawa mo na. Ibang ka sa buhay mo. There's been an accident. What happened to Jomari? D
dito na ba magtatapos ang lahat? Gusto gusto lahat ng kalimutan niya na hindi ko magawa. Kasi mahal na mahal talaga, ate.